Sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa palmist reading o pagbabasa ng kapalaran ang mga senyales na makikita sa ating mga palad na ito ay makapagsasabing kung ang taong bang ito ay pinanganak na maswerte o siya ay napakapalad. Kahit kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka ay pakicheck na lamang po sa ating channel or I will link down below on the description box. At sa videong ito ay tumahayan naman po natin ukol sa pamahiing nakaugnay ang mga senyales rin na makikita sa ating mga katawan na ito rin ay makapagsasaad o makapagsasabing kung ikaw pa ang taong pinanganak na maswerte o ikaw ay yayaman. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Alam niyo ba na isang senyales na ito ay kung titingnan niyo raw ang inyong mga kuko sa daliri sa kamay man o paa, kapag ito raw ay medyo reddish na kulay o mamula-mula, ito raw ay nagpapahiwatig na ang mga gitong uri ng tao ay yayaman at sila ay magkakaroon ng komportabling buhay. At sinasabi naman na kapag ito raw ay medyo kulay na milky white na mga kuko, ito ay nagsasaad na ang mga gitong uri raw na tao, sila ay magkakaroon ng mga stable na buhay. Pero kasalungkat naman ito kapag kayo ay may mga kulay na grayish na mga kuko. Dahil ayon pa sa paniniwala ng mga matatanda na ito raw ay may kaakibat na kamalasan. Dahil ito raw ay sumisimbolo ng kahirapan. Kaya tingnan nyo na ang inyong mga kuko sa kamay man o sa inyong mga paa. Kung kayo pa ay may mga taglay na sweating mga kulay o malas. Kung kayo man ay may mga taglay na swerte, abay mabuni ka na. Dahil para sa inyong mga kachansky ay agad nyo nang affirm ang mga swerte o magandang mangyayari sa inyong buhay. Palakasin nyo ang inyong paniniwala, huwag maging negatibo para higit lalo ito maging epektibo. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnapin ang video na to. May basan man o wala, ang naging interpretasyon ng mga senyales na ito na kung saan makikita sa ating mga katawan ay kayo na po ang bahalang humusga. Basta tandaan naman po natin na ito lang naman po ay isang gapay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapal namang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertihin o yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. Marunong pa rin po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may control at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na lagtag sa topic na to ay pakicomment na lamang po sa ibaba. Maraming maraming salamat po mga kachansky. Good luck and God bless. At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating mga kapalaran tungkol sa ating mga buhay pag-ibig o ang ating love horoscope kung tayo ba ay suswertihin o mamalasin sa linggong ito mula July 12 hanggang July 18. Para sa mga taong Aries, makakaramdam ka ng panlalamig sa iyong kapareha. Sa sobrang kaabalahan sa trabaho. Wala na siyang oras na ibibigay sa iyo, kaya naman, hindi mo maiiwasan na sumama ang loob at magdamdam sa kanya. Ang iyong mga sweating numero, 46 at 58. Para naman sa mga taong Taurus, ito ang araw na malalagay sa peligro ang inyong pagsasama dahil na rin sa kapabayaan mo sa inyong relasyon. Ang hindi mo pagbibigay ng halaga sa kanya ang magtutulak para gawin niya ang isang mapanganib na bagay. Ang iyong mga sweating numero, 6 at 7. Para naman sa mga taong Gemini, mauudlot ang balak niyong selebrasyon para sa mahalagang okasyon ngayong araw. Ito ay dahil sa kakulangan sa budget, kaya naman, pipiliin niyo na lang na magkulong sa inyong kwarto at tamhin na lamang ang pag-ibig sa isa't isa. Ang iyong mga maswerteng numero, 38 at 42. Para naman sa mga taong Cancer,
Isang tao na may lihim na pagtingin sa iyo ang hindi na makapagpipigil sa kanyang emosyon at sasabihin na niya ang kanyang nararamdaman. Ikakagulat mo ito kaya wala ka pang masasabi at magiging reaksyon sa ngayon. Ang iyong mamaswerteng numero, 19 at 20. Para naman sa mga taong Leo, pareho kayong nagtatago ng inyong damdamin, kaya't pareho kayong mahihirapan na harapin ang isa't isa. Ang mangyayari sa araw na ito ay puro pakiramdaman. Walang gustong mauna na magsabi ng tunay na nararamdaman. Ang iyong mga maswerteng numero, 5 at 15. Para naman sa mga taong Virgo, bibilis ang tipok ng puso mo dahil makakasama mo siya at makakausap pa. Gayunpaman, wala itong ibig sabihin sa kanya dahil hindi naman kayo pareho ng nararamdaman para sa isa't isa, kaya iwasan ang umasa. Ang iyong mga maswerteng numero, 18 at 26. Para naman sa mga taong Libra, kahit pa anong gawin mo ay hindi mo na maipapalik sa dati ang lahat. Hindi mo na maaaring ibalik ang inyong relasyon, lalo na ang pagmamahal niya. Mas makakabuti kung pag-aaralan mo na lamang na mag-move on. Ang iyong mamaswerteng numero, 55 at 67. Para naman sa mga taong Scorpio, hindi magiging masakit para sa iyo ang inyong paghihiwalay ng landas. Dahil sanay ka na naman na wala siya sa iyong tabi at isa pa ay matagal mo na rin gustong tapusin ang relasyon na meron kayong dalawa dahil hindi na rin kayong magkakasundo. Ang iyong mga maswerteng numero, 67 at 69. Para naman sa mga taong Sagittarius, magiging makulay ang araw na ito para sa inyong dalawa dahil sa bagong nipangan na inyong matutuklasan. Sa dami ng hindi nyo pinagkakasunduan sa inyong pagsasama, ay dito kayo ngayon magkakasundo. Ang iyong mamaswerteng numero, 21 at 30. Para naman sa mga taong Capricorn, masasagot na ngayon ang mga katanungang bumabagabak sa iyo tungkol sa iyong mahal. Pero hindi lahat ng kasagutang makukuha mo mula sa kanyang kamag-anak ay magugustuhan mo. Ang iba ay magpapasakit ng ulo mo. Ang iyong mamaswerteng numero, 13 at 14. Para naman sa mga taong Aquarius, magtatagumpay ka sa pagpapaamo sa kanya. Madali mo siyang mapapagagat sa iyong mga pain. Pero mag-ingat ka dahil may mga diskarte ang iyong mahal na hindi mo alam at kakagulat mo pagdating ng oras. Ang iyong mamaswerteng numero, 7 at 17. Para naman sa mga taong Pisces, ikaw na ang kusang bibitaw sa inyong relasyon. Kahit masakit sa iyo at hindi bukal sa kalooban mo, pero kahit mahirapan ka, ay mas pipiliin po na ngayon ang tama kaysa sa mali na magtutulot lamang lagi ng kaba sa iyong dibdib. Ang iyong mamaswerteng numero, 10 at 21.